Hey guys, Jew here, Jebel Koi Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng magandang koi fry. Ang koi fry na ating titingnan ay Kohaku koi fry. At nasa 4 weeks old yata din, and iba nasa mga 2 months. So, without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. Ito guys. Yan. Ito hindi masyadong forma ang ano tancho ko ako ito guys. Hindi ma potential lang kasi ito maliit pa. Hindi natin malaman kung ma-maintain o magaganda ba siya paglaki niya. Ayan, basta hindi siya magre-reach dito sa may ano nasa center siya ng ulo. Ayan. Tingin natin ang iba. Kuha tayo. Ito, hindi ito maganda guys. Pero ano lang. Maliit pa. Baka sakali paglaki niya, kinuha na ito. Baka sakali ito mawala. Punta lang ito sa center paglaki. Yun lang ang possibility lang guys na guess lang. Paglaki niya, ang pula niya dito na lang magre-retain sa center. Guess lang naman ito ay mga possible lang. Guesswork lang ang gagawin natin muna nito guys. Kaya mahal talaga ang tancho kasi hindi mo malaman. Kung gusto mong malaman na tancho siya, yung bili ka ng malaki. Ito guys o. Ano ito, metallic. Ayan ito, pag ma-maintain yan ito, napakaganda nito guys. Kasi nasa gitna talaga ang red markings niya. Alam nyo guys, yung tancho ay, Akichan tancho ang tawag sa Japan kasi ang tancho may isang hiron, isang ibon guys na may pula sa kanyang ano ulo. Sa Japan yan. Ayan. Kapag tayo ng iba. O ito, tingnan natin na. Ayan. Ito guys, o di ba maganda. Nasa kita lang talaga siya. At saka nasa pupuli paglaki niya, mamimintay niyang hopefully lang, guess lang ng lahat guys. At saka walang ibang kulay sa katawan. Ano? Ito, tingnan natin. Parang maganda ito siya guys kasi nasa ilalang palagyan ang silay. Yan o. Nasa center talaga ang red markings. Hopefully paglaki niya, ma-maintain niya. Saka walang ibang kulay sa katawan. Yan ang importante. Yan o. Yan. Ito guys o, parang heart shape yata guys. Yan. Yan o.
Yan, ang mga dapat nasa center talaga ng ulo, guys. Oh, tingnan nyo. Sa mga potential lang ito, natansyo, guys. Ang liit pa nito. It's for my collection. Ito, guys, oh. Nasa gitna talaga. Ano ito? Ito ay Hari Yellow siya, guys. Yellow. Ano ito? Hari Waki na Tancho. I-add ko dito ang ano. Pakita ko sa inyo ang adult. Hindi adult. Yung medyo malaki na version nito. Pero na ano ito yun, na nabinta ko. Ito, tingnan nyo ah. Dito siya. Hindi pa siya masyadong yellow. Pero yung medyo malaki na nito, yung pag-reach niya na 8, na ba yata yun? 8 to 9 inches. Gumada siya, guys. Pagkita ko ninyo ang video. Next video nito, pagkita ko. Wait lang, guys. Ay, bang event. Ayan, o. Ayan siya, guys. O. Ito na siya, guys. Ang medyo malaki na sa 9 to 8 inches na yata ang size niya. Pero nabinta ko na ito siya, guys. Ngayon, parang nasa 16 inches na yata. Na follow up na lang yung owner kung ano na ang size nito. Basta laki na siya ngayon. Saka nag-improve din yung ano, yung tancho coloration niya dito sa ano, ulo. Nag-move siya sa center. Yun ang update ng owner. So maganda na siya ngayon, guys. Okay, ito pong tancho Hari Waki. Deutsch din siya, guys. Okay, so sunod nating tingnan ang paano dapat kasi kuha ko ang i-discuss natin yun. So kuha ko naman ang mga ano ang tancho kaso may ibang tancho. So ito tuturuan kayo paano pumili ng ang gandang hako. Dali yan. Ito, guys, maganda sana siya. Pero maganda sana siya, puti ang skin niya, pero ang pattern niya parang ano eh, pinasuma yata. Pero walang puti dito sa may bibig. Dapat kasi saka itong red dito nagre-reach sa mata. Dapat dito lang siya puti. Dapat mayroong puti dito. Puti dito. Ang red color ay dito lang sa gitna. Saka dito sa may bibig. Dapat clear ito puti. Saka ang dorsal fin ng kuha ko dapat puti. Ang pectoral fins dapat puti din. Saka dito sa caudal puti. Ito tandaan nyo, guys. Caudal fins walang halong ulak, dapat puti. Ang dorsal dapat puti. Ang pectoral dapat puti. At dito sa may bandang ulo dapat ang red pattern sa dito lang sa gitna ng mata. Sa may bibig area dapat puti, guys. Yung kulay na pula dapat hindi magre-reach dito sa mata. Tingnan tayo ng iba. Ito, guys, oh. Dapat puti ito. Yung caudal puti. Dito puti. Ito maganda, oh. Three steps. Kaso dito siya, ano,
ang fault lang nito kasi ang ulan nito ay nag-reach sa ice. Baka sakali paglaki niya may puputi dito. Okay sana ang bibig. Kaso ang kunti lang ang puti dapat ano dito, medyo malaki din ang puti. Ang ito lang ang fault niya dito. Walang puti dito, medyo maliit ang puti. So okay sana nito niya guys ang kanyang pectoral puti saka ang caudal niya puti. Ngayon tayo sa iba. Ito guys, so ito okay ito siya guys, perfect ito kasi ito tingnan nyo ang pula niya nasa gitna lang ng mata niya saka puti dito sa dito dapat puti talaga ang face niya saka ang dorsal fins ay puti, walang ibang kulay, ang caudal puti. Ang ganda yan na tuha ko guys. Guys, tatandaan nyo guys, simple lang ang tuha. Simple lang ang tingnan nyo ang tuha ko guys. Para sa characteristics ng pagpili ng magandang kuhako ay dito sa may ulo guys, dapat ang ula dito lang, hindi maabot sa mata. At ditong area na ito puti, tulad nito puti. Sa may bibig may puti, pectoral fins dapat puti. Ang caudal fins dapat puti guys. Okay, so comment down below guys kung meron kayong tanong paano magano pili ng magandang koi. Ito guys, kuha ko muna, i-discuss natin paano pili ng magandang koi. Paano mga karakteristik na tatandaan nyo. Dapat tatandaan nyo guys, dapat sa may ulo, ang pula ay nasa gitna lang. Kasi dapat sa may bibig sa face. Ang pula na pattern, hindi up sa may mata. Saka sa may ikog, dito sa buntot niya, dito sa nakadulo, yung caudal fin dapat puti. Saka before, dito sa gitna, yung ganito nga type na pattern, 1, 2, 3, 4, 4 step yata. Dapat puti dito guys, sa may before sa caudal fin, dito sa buntot, puti. Saka ang dorsal fins dito, yung dorsal fin dapat puti, lang halo. Ang pectorals dapat puti. So yan ang mga karakteristik ng koako guys. Okay, comment lang kayo guys. Yeah, comment down below kung may tanong kayo guys. At saka huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para ma-updated kayo sa mga bagong videos ko. Paki-like naman at share to support my channel also guys. Yan. See you on my next video. Keep safe and stay at home. God bless.